A revolution is not a picnic, sabi dati ni Mao Zedong. Siguro kaya pala parang wala ring epekto ang People Power 1 at People Power 2. Kasi lahat ng mga tinatawag nating revolusyon na itila malalaking piyesta. Bigaya ng bulaklak, dasalan, kantahan, sayawan, sibugan at iba pa. Pero hindi lang naman banyaga ang pwedeng sumakop at umapi sa isang bansa. A country can be a colony of its own leaders, ika nga. Parang yung nangyayari sa atin ngayon. Ilang dekada na rin and still counting. Thailand lang ang bansa sa Southeast Asia na hindi nasakop ng Western power. Sabihin na lang natin na medyo exciting yung nakarang tatlong buwan dun. Oo, mas exciting pa kaysa sa Boracay noong Holy Week, kung saan nagrambulan ang mga artisang hindi pa man sikat ay laos na. Merong ilang imahe mula sa Thailand noong nakaraang dalawang linggo ang tumatak sa aking alaala. Isa sa mga pinakamalakas dito ay ito. Okay, so alam na natin na hindi nagtugumpay ang mga reliista at nanaig pa rin ang militar. Pero ang sarap siguro ng pakiramdam ng mamang ito. Isipin mo, sa isang pasulang, malamang naihisa takot si Prime Minister Abhi... Paano nga ba yung pronounce pangalan nun? So eto ang tanong ko, bakit hindi pa rin natin pwede itong gawin sa Pilipinas? Actually, pinatunayan ng May 2001 ng mga kampo ni ERAP na pwede naman pala. Basta umarkila ka lang ng gremlins. Kung tutuusin, mas may kaypa nga tayo kesa sa mga Thai na mangwasak ng mga sasakyan ng pinuno natin. Kung ako'y nagpapakahirap magtrabaho buong buhay ko para lustayin lang ng isang insurance company ang pinag-ipunan ko at kukonsaba pa ang mga opisyal ng gobyerno, aba, hindi lang windshield ang karapatan kong basagin. Hindi mo pwedeng tapatan lang ng bulaklak ang magnanakaw at ang makapalang mukha. Kailangan iparamdam mo rin sa kanya na hindi na niya pwedeng gawin yon sa'yo kahit kailan. Kailan kaya tayo makakita ng mga convicted na government officials na gaya ng ginagawa nila sa Taiwan, China, Korea at iba pa? Kakayanin kaya natin yung ginawa ng mga Romanians sa mag-asawang Ceausescu? So ano yung mga pwede mong gawin? Marami. Actually, pwede mong duraan sa mukha yung paborito mong ex-agriculture undersecretary kapag nakasulubong mo. O kaya, batuhin mo ng sapatos Iraqi style, o kaya itlog na may stripsol sa loob, o kahit anong asido. Takbuhan mo nga lang agad yung bodyguard. Ano ba naman yung hagisan mo ng hollow blocks o kaskasan ng ice pick yung diwangwang na Ford Expedition na may 8 na plaka? Ano ba naman yung butasin mo yung mga gulong nito? Peace? Overrated na yan. May kasabihan nga, in order to make omelets, you have to break some eggs. Ang tagal lang nagugutom ng bansa. At marami pa rin masyadong masamang itlog sa ating lipunan. Kailan ba tayo mag-aalmusal?